Good day. I am Mabel P. Galoso. Joseph Kyla S. Unsi. Witty Pearl S. Carlos. Felamel Ijo. And I am Aliana Grace Benio. And we are the respondents of the research topic, Mental Health Difficulties. So, mag-start tayo sa first questions. How do you view mental health problems? Okay, ako mauna. So, para sa akin, as a college student, since marami na tayong responsibility, hindi lang sa school, hindi lang sa bahay, kundi pati para sa sarili natin, pumapatong-patong na yung mga problema and mga tasks sa atin. So, I can view the mental health as a feeling of distress and anxiousness. So, since yun ang sabi ko, marami na tayong responsibility. Dadating talaga yung time na magpapatong-patong yun siya and hindi natin alam kung paano siya isolve, kung anong gagawin natin. So, yung mental health issues natin, nag-a-aray siya, or kumbaga, tumataas siya ng tumataas, wherein marami na tayong dyan na pumapasok yung mga hindi magagandang gawain. So, yun lang muna yung ma-share ko about sa mental health. So, tama yun. So, di ba ang mental health natin is nakakonect sa ating emotional and psychological or social well-being. So, ang mental health din natin is isa sa nakaka-apekto or nakaka-apekto itong mental health natin kung paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos, paano tayo makiramdam sa mga bagay-bagay, at kung paano natin, paano tayo gumawa ng mga choices natin sa buhay. And sa akin, ang view ko sa mental health problems is like yung feeling na incomplete and lost, and sometimes parang nadi-disconnect ka sa sarili mo and sa reality. Sa akin naman, there are times na nawala ako sa mental setup ko. Diba kapag minsan kapag wala ako sa mental setup ko, nagiging absent-minded ako minsan, natutulala, ganun. So, minsan, di ba, kapag sa atin, stress na, dahil patong-patong na problema, tapos didagdag mo pa yung wala kang masabihan na problema mo, yung tao na yun, maaaring, minsan kapag mag-isa na lang sila, maisip na nila kasi, di ba, sinabi kanina ng isa ating kasama na ano, kapag nasa point ka ng buhay mo na parang stress ka na masyado, hindi mo na alam ano yung ginagawa mo, kung ano yung choices na ginagawa mo. So dito, kapag problemado ka na, yung decision na nagagawa mo, hindi na sa tamang pag-iisip mo. So, maaaring mag-reach siya sa pag-suicide, gano'n, ng isang tao. So, let's proceed to the question number 2. Have you ever suffered from mental illness? If yes, what specific illness it is? For me, yes. Kasi I know, di ba, lahat naman siguro tayo nakaka-experience ng ganito. Sometimes I feel stressed, lalo na kapag marami akong iniisip na problema. Like, example, yung problema, financial problem and problema sa school. Minsan, sa sobrang isip ko yung sa mga problema ko, hindi ako nakakatulog. And na-stress ako kasi iniisip ko kung paano ko masolve itong mga problems na ito. Yun. So, ako rin, no, yung hindi naman bago sa atin yung word na stress. Kasi kahit sino naman sa atin as a college student and ngayong panahon, nararanasan talaga to, mapabata man or matanda, nasa stress talaga. So, sa akin, siguro, kapag nagsabay-sabay yung mga activities sa school, then kapag mo yung sa financial din, tapos syempre working student ako, parang challenge din sa akin yung sa time, tapos sa office, ganun yung magsabay din yung task sa office. Kapag sabay-sabay, tapos meron parang isang bagay na halimbawa magpa-stress sa akin, ganyan, parang magsunod-sunod na siya, halimbawa sa office, ganun. Alam na kapag may task na ginagawa, tapos may gawin pa ako sa school na activity rin, parang hindi ko alam ano yung unahin ko doon. Mas stress talaga ako kung ano yung unahin ko. Kasi kapag may isa ako doon na hindi inuna, tapos kailangan na, parang maapektuhan talaga. So, tapos yung iba, parang yung kasamahan ko, parang wala lang sa kanila. Parang mas stress ako na isipin mo doon. And sa akin naman, so far yung mga na-experience ko lang is same din, stress at saka social anxiety. Kasi minsan, kapag nasa public place ako or kaya maraming tao,
nasa paligid ko, ang feeling ko, ano, feeling ko nakatingin sila sa akin, feeling ko dinadjust nila ako, gano'n. Kaya nakakaroon ako ng ano, anxiety ng gano'n. And minsan, kapag dyan na yung social anxiety ko, parang hindi ko maintindihan yung feeling ko kasi parang kinakabahan. Tapos minsan, hindi ako makasalita ng maayos, hindi ako makaisip ng maayos, gano'n. Tapos, mahirap siya kasi since college na ako ngayon, so parang mahirap pa rin makipag-socialize sa mga ganyan situation. So, ayun, ako naman, oo, syempre, lahat tayo nakaka-experience ng iba't ibang klase ng mental health problems. So, sa akin naman, hindi ko alam kung paano ko to siya, pero alam niyo yung feeling, ayun, parang mental breakdown. Kasi alam niyo yung feeling na alam mo namang enough ka, alam mo namang ginawa mo yung best mo, pero bakit parang every time hindi yun siya sapat for the other people? Hindi naman sa na kailangan ko i-please yung iba, pero parang iba kasi sa feeling kapag naramdaman mo na hindi enough yung ginawa mo para sa kanila. Yung ganun. So, kalungkot lang isipin na every time na may nagagawa kang ganito, parang hindi talaga siya sapat. And iba pa nga may nasasabi pa na, bakit? Lagi ko tong, lagi ako nagbe-breakdown sa ganitong topic na bakit ang ate mo ganito? Bakit ang ate mo apakagaling tapos ikaw ang ganyan sa level na yun? So, since high school, siguro grade 7 ako, dinala ko siya hanggang mag-grade 10 ako. And then parang hinarap ko lang talaga siya nung nagka one-on-one kami ng ate ko, nag-usap kami about John. Pero until now, nandito pa rin yung sakit, syempre, na hindi ka ma-feel, hindi ka ma-accept ng iba sa kung ano lang yung kaya mo. So, ganun. Okay. So, habang nakikinig ko sa mga sinishare nyo, na-realize ko na parang yung napagdaanan ko rin is parang wala lang, parang mas ano pa yung sa inyo, kung kayo nga na kaya nyo, bakit ako hindi? So, actually, share ko lang last month. Actually, mag 2 months na siya ngayon eh. Simula yung namatay nyo yung kapatid ko. Actually, October pa siya last year. And nagtaka ako bakit after 4 months pa ako naging depressed, which is yung last, I think February siya. Nag-start nun ng February. Then, nag-start nun, na-feel ko sa sarili ko na bakit parang nasa ibang direction ako. Kumbaga, everyday okay naman, parang feeling mo okay siya, okay ka. Pero bakit pa sa loob, loob mo, bakit may kulang, bakit maraming regrets na nangyayari. So, yun na nga, diba, namatay yung kapatid ko. Then, nag-start nung February, nagkaroon ako ng death anxiety, which is yung iniisip mo kung paano ka mamatay, kung ano yung kamatayan mo, kasi normal yun eh. So, feeling ko associated dito yung pagkamatay ng kapatid ko, yung pagkamatay niya, which is nagkaroon din ako ng trauma kasi nakita ko mismo kung paano nawala ng hininga yung kapatid ko. Kasi nga, yung time na yun, sa mga kamay ko siya, kumbaga sa kamay ko siya namatay, kaya parang sa akin, sobrang bigat sa pakiramdam yun. And hanggang ngayon, dinadaladala ko yun. Everyday, pinagsisisihan ko yun na bakit wala akong may nagawa. May nagawa man ako, pero nadala ko lang siya sa hospital. And hindi ko na kasi pag ikaw yung nasa sitwasyon, tapos hindi mo na alam kung ano yung gawin mo, matataranta ka talaga. And yun yung pinagsisiyan ko talaga kasi parang bakit wala akong may nagawa, eh nasa kamay ko na siya pero wala akong may nagawa. Feeling ko tuloy ako yung dahilan kung bakit siya nawala, kasi marami kami pagkukulang sa kanya and we don't know, and I don't know kung paano yung susuklian sa kanya ngayong wala na siya. And yun na nga, sa death anxiety na yun, marami ako na-realize na dapat hindi yun yung gusto ng kapatid ko.
dapat magpatuloy ako, dapat hindi ko iniisip yun. So, para sa akin yung death anxiety na yun, kumbaga, mga feelings lang siya na, na normal kasi iniisip ko lang naman yung kamatayan mo. Tsaka, na-realize ko na bakit ko iniisip yung kamatayan ko, bakit ko isipin na mamamatay ako, which is hindi siya very good sa health ko kasi nga nagkaroon ako ng kumbaga nagpatong-patong yung sakit ko, nagkaroon ng palpitations and yun na yung mga sa chat kasi maapektuhan kasi na research ko yan eh maraming maapektuhan sa iyo lalo na yung brain mo, syempre una talaga yun kasi nga mental health. So naisip ko bakit ko isipin yung kamatayan ko, which is ayaw ng kapatid ko na mangyari yun kasi sa mga panaginip na pinapanaginip niya ako, gusto niya na ako yung magtapos ng mga pangarap niya and ako yung magtupad ng mga pangarap niya. Kaya ngayon, yung mga mental health experiences na yun or mga mental health problems na nararanasan ko, dinadala ko yun siya everyday kasi alam ko doon ako lalakas, doon ako magiging okay and doon ko makikita ulit yung sarili ko. So hanggang ngayon, on process ako on healing kasi nga hindi biro na mamatayan ka and hindi rin biro na sa iyo mismo, sa mga kamay mo mismo mamatay yung mga mahal mo sa buhay. So yun siya. So let's proceed to the next question. What were your strategies for overcoming these difficulties? So muna ako, siguro para sa akin, hindi ko to siya lagi ginagamit pero napapadalas yung pag-walk away ko sa mga problema. Kasi minsan yun lang yung nagiging ano ko eh, para siguro para makalayo sa stress. Kasi kapag tinatry kong harapin yung mga problema, parang nagkakaroon pa siya ng another problem. Kaya parang mas pinipili ko na lang na mag-walk away. Ilang beses ko na siya naranasan, ilang beses ko na siyang ginawa. And then, okay naman, ang iba, okay ang nagiging resulta. Ang iba, hindi ganun kaganda. Kasi maraming questions sa akin na, marami pa rin questions na nandyan, maraming questions na hindi pa rin nasasagutan. Kaya, confused ako sa ibang bagay, ganun. So, yun, pag-walk away sa stress or sa problemang nagdudulot sa akin, ang coping mechanism na ginagamit ko. So, sa akin naman, meron akong apat na strategies para ma-overcome ko yung mga difficulties ko. First, yung get enough sleep. Yung, ako, natutulog talaga ako naman 8 to 10 hours, ganyan. Kasi, di ba, pag kulang ka sa tulog, minsan nagiging main reason yun ang ating pagka-stress. So, yung pangalawa ko naman is yung healthy diet. Yun. Kasi, di ba, kailangan talaga natin kumain ng mga masustansyang pagkain like yung mga prutas and gulay, ganun. At iwasan natin yung mga sobrang tamis at sobrang alat. Tapos yung pangatlo ko naman is exercise. Doing exercise at least 10 minutes in a day is best way para ma-reduce yung ating stress. Tapos yung pang-last ko na strategies is yung listen to music. Ako kasi pag nakikinig ako, di ba pag stress ako, minsan pag nakikinig ako sa mga music, parang nalilesen yung stress ko. Yan lang. So sa akin, ang coping mechanism ko is una, di ba kasi familiar tayo sa ang stress eating. Sa akin minsan kapag ma-stress talaga ako, feel ko yung kapag kumakain ako, lalo na kapag yung kinakain ko is yung favorite ko, minsan makalimutan ko yung stress na naiisip ko or naranasan ko kasi mas nakafocus na ako doon sa favorite food ko na kinakain ko. Then, minsan din, ginagamit ko rin na coping mechanism is yung may kausap ba, kumbaga parang talking therapy para sa akin. Kasi kapag may kausap ako, feel ko yung stress na dinadala ko, parang hindi naman sa nililipat ko sa kanila. Parang ma-share ko rin sa kanila, parang kumbaga pa yung stress na nasa akin, ma-share ko sa iba. Then sa parang paraan na yun, parang magdagaan yung pakiramdam ko ba kapag may kausap ako, ma-share ko kung saan ako na stress na bagay, ganun. Ganun lang siya. Pero nakatulong rin siya sa akin. And sa akin naman, para sa akin na yung most effective na strategy sa akin is yung I distance myself from other people. Kasi kapag hindi ko kasi pag may kailangan ko lang ibang tao, parang hindi ko mas madagdagan pa yung problema ko. And then
minsan yung coping mechanism ko pag nagkaroon ako ng problema, yung ginagawa ko na lang is sinusulat, ganun. Parang mas maganda kasi yung pag sinusulat mo kasi parang mas parang nalalessen yung parang anxiety mo, yung stress mo sa buhay. And then minsan, kapag nagkaroon ako ng problema, mas dinodrawing ko na lang, dinadaan ko na lang sa drawing, and then or kaya hindi ko, or wala akong masyadong magawa, tinutulog ko na lang, or kaya kinik na lang ng music, gano'n. Okay. So, para sa akin naman, meron kayo mga coping strategies na nagawa ko simula yung na-feel ko yung depression last month. Since hindi naman masyadong, hindi talaga madali yung napagdaanan ko last month. Nag-search ako online kung ano yung mga pwedeng gawain when you are really stressed na talaga or depressed. Actually, sa akin, depression na talaga yung sa akin eh. So, first thing na lagi kong ginagawa is breathe, which is yung nagkakaroon ko ng breathing exercises. Kasi sa sobrang dami ko ng iniisip, nalilimutan ko na maghinga, and yun yung reason bakit nagkakaroon, nagiging nervous ako. So, yun, number one is breathing exercises. Kailangan ko talaga maghinga na maghinga na maghinga. Actually, meron yung technique eh, yung 4-7-8, I think. Or 3-7-8, which is yung, I know, 4-7-8. 4 counts ka mag-inhale, then hold, kumbaga, i-hold mo yun siya for 7, and then release mo 8 counts. Yun siya, 4-7, yun tinatawag nila na 4-7-8 techniques. Yes. Then next is after ng breathing exercises is na nag-yoga din ako, na I try yoga kasi sabi dun sa research na sa na-research ko about coping strategies, nakakatulong yung yoga kasi nga lalo na yung mindfulness yoga, ganun, kasi nakakatulong yun na mag-focus ka sa future, kasi nga di ba pag depressed ka na, ang dami na kung saan-saan napupunta yung utak mo, saan, kung ano-ano na iniisip. So, nakatulong din, I can say na nakatulong yung pag-yoga, yung mindfulness yoga na mga ginagawa ko. Kasi, na-practice ko mag-focus kung saan dapat mag-focus and kung kailan dapat mag-focus. Next is, gaya yung ginawa ni, or yung gaya yung coping strategy ni Juslet. Lahat ng feelings ko, sinusulat ko. Kasi, ayoko mag-share ng problems ko, lalo na pag masyado siyang deep. And ayoko rin na mag-share sa parents ko kasi alam ko, meron pa silang trauma do sa pagkamatay ng kapatid ko. So, yun. Nagsulat-sulat din ako. Then, actually, marami akong strategies na ginawa. Pero, yun lang yung mostly na ginagawa ko. First is yung breathing, exercises, then yoga, and tapos yung writing, or sinusulat ko yung ano mga nararamdaman ko, and last is yung pag-pray. Very important sa akin yung prayer kasi doon gumagaan yung feelings ko. So actually, marami talaga tayong pwedeng coping strategies na gagawin. Nakadepende lang sa atin kung paano natin gagawin yun. So hindi natin masasabi na yung coping mechanisms or strategies is makakatulong sa atin para malasa yung mga feelings natin. Pero, it is a great help para unti-unti nating ma-overcome kung ano yung mga pinagdadaanan natin. So, yun siya. Okay. So, next question. So, since nakapag-share na kayo ng mga experiences nyo and nasabi nyo na kung ano yung mga view nyo and nasabi niyo na rin kung ano yung mga coping mechanisms niyo. Sa tingin niyo, lahat ng experiences na yun, makaka-apekto ba yun sa future ninyo? Yes. Depende. Depende. Yes. Bakit depende? Depende kasi, alimbawa, yung stress mo ngayon, nasa sa'yo kasi yan kung dalhin mo pa siya in the future. Kasi, di ba, stress mo ngayon. Kung pwede mo naman siya ma-solve ngayon, bakit mo pa siya dalhin in the future? Pero kasi, ang ibang tao kasi, hindi sila maka-forward sa future kasi ang isang paa nila nasa past pa rin. Kumbaga yung experience nila doon, madala pa rin nila sa future.
Pero kasi, ano, depende pa rin kasi sa taong paano niya dalhin yung stress ba na na-experience niya. Kasi, pag ikaw nagtungtong ka na sa future mo, may panibago pa na naman kasing stress na mararanasan. Which is, kapag hindi ka nag-move on doon sa past stress mo, magdagdag lang yung stress na mararanasan mo in the near future. Yeah. Okay. Sa akin naman, di ba, a kind of mental health is not treated or hindi nabigyan ng attention or pansin, yun, makaka-affect talaga yun sa future natin. Pero pag binigyan natin ng pansin yun, siguro, hindi maka-affect sa future natin. Yan lang sa akin. So, sa akin, siguro, oo, makaka-apekto. Kasi ako siguro may mga baliw ngayon, di ba? Kasi yung mental health problems nila is nadala nila until sa, ano, yung gaya, sabi ni Shang na, depende pa rin talaga sa tao. Pero karamihan, ganun eh. Karamihan, hindi nila kaya ma-handle yun ng sila lang. May mga tao na, even para sa atin, mababaw lang yung ganung klaseng mental health issue. Pero para sa kanila, malalim na yun, tapos mahirapan na silang iangat yung sarili nila or ma-manage nila yung difficulties na yun. Ganun. Para sa akin, ano, may impact siya kasi since yung na-experience ko is social anxiety. So, makikita ko, maka 5 years from now, may trabaho na ako. Siyempre, kailangan talaga sa trabaho magiging friendly ka talaga and hindi makipag-socialize sa mga katrabaho mo. So, sa akin, parang ma-impact talaga siya yung problem sa akin. Actually, tama na may mga sagot nyo. Meron naman kasi tayong perspective or meron tayong mga point of view. So, sa akin naman, yung view ko sa sarili ko is, pwede natin siyang madala or pwede natin siyang madala in two ways, which is pwede siyang, either pwede siya sa positive way and negative way. Pwede siya sa negative way, kaya nga depende. So in positive way, yung mga experiences natin, nadadala natin yun siya in the future. Kasi nga, paano natin madedevelop yung sarili natin or paano natin makikita or mag-find out yung sarili natin kung hindi dahil doon sa mga experience natin. So, yung mga experiences natin na yun, yun yung factor, one factor yun siya, bakit natin nakikita or nahahanap yung sarili natin. So, grateful tayo or helpful din yun siya kasi, yun na nga, because of those experiences, nakikita at nahahanap natin kung ano yung sarili natin or kung ano yung kulang sa sarili natin at kung sino ba talaga tayo as an individual. Then, in negative way naman, gaya ng sabi nyo, pag once na dinadala yung mga problems or mga experiences na yun without looking at the bigger picture, kasi dapat tinitingnan natin kung ano yung mas nakakabuti, kung ano yung bigger picture, kung ano yung alam natin nakakatulong sa atin. Pag inisip natin yun, magiging okay yung future natin. Pero naman pag yung negative or more on negativity ka lang or nakastuck ka dun sa mga experiences na yun, syempre, madadala mo yun siya sa future mo and hindi mo alam po ano yung mga gagawin mo kasi nga nagpatong-patong na yung problems mo and you don't know what to do kasi nga nakastuck ka lang doon and hindi mo tinatry sa sarili mo kung ano ba yung mga dapat mo pang gawin para mapabuti yung sarili mo. So yun yung view ko about doon na padadala ba natin yung experiences natin in the future or hindi. So proceed tayo sa... Okay, for the last question, anong mga implications yung mabibigay nyo or masasuggest nyo sa mga college students, especially ha, sa mga college student na mga na nakakaranas ng mental health difficulties? Maybell, ikaw, mauna ka. So, I think para sa akin, huwag tayong mag-hesitate na maghingi ng help. Kasi always natin tandaan na valid yung feelings and emotions natin. Alam ko, marami sa inyo na hirap mag-share kasi ayaw makaistorbo, ayaw makasagabal, ayaw makadagdag ng problema ng iba. Ang iba naman is ayaw ma-judge ng tao dahil dun sa problems na i-share nila. Pero always natin tandaan na there is a time na kailangan talaga natin siyang i-open up para hindi sasabog sa atin, ganun. Para hindi mapuno sa loob, ganun. Kasi pangit na siya, parang iba na ang kahinat ng kapag napuno ka eh, ganun. So, always din nating isipin na
there is always a person na parang open hand for you, para open arms para sa iyo na handang makinig lagi para sa iyo, parang ganon. And then baka ito rin siya yung instrument na binigay sa atin ni God para ipaalam sa atin na kailangan natin lumaban kasi hindi tayo nag-iisa, guys. So, ganun. Ariana, anong implications yung sasuggest mo? Para sa akin, I have to go to some people and approach them asking for help. Yun lang yung sa akin. Sa akin, yung kasi diba ang iba, katulad kanina, share ni Mabel na gusto niya na lang takasan yung stress na yun para naman kahit papaano, hindi niya, wala na siyang isipin, hindi siya ganun ka-stress kapag hindi niya maisip yun. Para sa akin, parang harapin natin yung problema na yun kasi hindi lang naman tayo yung namumroblema dito sa mundo. Kasi lahat ng nakapaligid sa atin, makita natin na masaya yan, kahit na gano'n pa yung kasaya, meron pa rin yan siyang problema. So, harapin natin yung problema na yun. It is normal kasi na makaramdam ng stress kasi nga, tao tayo, may nararamdaman tayo, then parang yung nasa paligid natin, parang kahit ano yung galaw nila, parang kahit papaano, naaapektuhan pa rin tayo. So, kapag hinarap natin yung stress na yun, pwede rin natin siyang i-share sa iba kasi, diba, kapag may kausap ka, mas magaan. Although, hindi naman lahat, sanay na makipag-usap sa iba, pero yung para sa akin kasi, kapag may kausap ako, lalo na kapag alam ko yung tao na yun ay makinig talaga, then may suggestion kung anong gawin ko, magbigay din siya ng sarili niyang opinion, or ano ba kung sarili niyang coping mechanism, ganun, para sa akin, mas makatulong yun kasi, tinanggap niya, parang makinig talaga siya sa problema ko, ganun, then, in that way, yung stress na nararamdaman ko is parang mabawasan. Then, doon ko maisip na, ay, oo nga pala, hindi lang ako may problema, hindi lang yung problema ko yung malaki. Kasi kung tutuusin, hindi lang ako yung may malaking problema. Meron dyan iba na mas malaki pa yung pinagdadaanan. So, bakit ako mag-isip ng ibang bagay na hindi naman talaga tugma sa nararamdaman ko? Sa akin, masasuggest ko lang sa kanila that be positive and also kailangan lang maniwala sa sarili. And sabi ni Mabel na huwag mag-hesitate na humingi ng tulong sa ibang tao. Okay, thank you. So, sa akin naman, I'm not just speaking for myself and I am not just also speaking dito sa atin, but I am speaking for everyone na nakakaranas ng mental health, which is lahat naman ng tao nakakaranas. So, para sa akin, ang masasuggest ko is step out on your comfort zone. Do not hold grudges on yourselves. Huwag mo hayaan na yung mga nakasanayan mo is magsistay lang siya or masastock lang siya. You need to step out on your comfort zone. Hanapin mo kung saan yung sarili mo. Hanapin mo kung ano pa yung mga magagawa mo. Kasi hindi natin alam, sa pag-step out natin doon sa comfort zone natin, nakikita natin yung sarili natin, nakikita natin yung real happiness or yung genuine happiness na alam natin deserve natin. So, yun siya. So, sa mga nakikinig or sa mga makakapanood ng video na ito or interview, I want them to step out on their comfort zone and find the genuine happiness. Kasi, kung the more lang tayo na sinasabi natin or nag-hope lang tayo for real happiness, hindi natin makakamit yun or hindi natin makukuha yun. Instead of wishing or hoping na makamit yun na yung happiness, ikaw mismo sa sarili mo yung mag-step out sa comfort zone mo and gawin mo or ikaw yung gumawa ng paraan para mahanap mo yung genuine happiness mo. So, yun lang. So, good sa'yo. Yay! We're done, Dumbos! So,